gamitin ko, hindi na makakabalik sa Facebook. Kailangan iba. At saka ibang pangalan ang gamitin ko. Naban po ba kayo? Ang iniisip ko na lang, kwan, eh, para handi yung kwan. Sarili kong ano, sarili kong website. Tapos ano, yung lahat ng kaibigan ko, pwede nga no, dumalaw doon at kung gusto nila yung nakita, nabasa nila doon, pwede nilang i-repost at i-share. Hindi naman naaarang pala yung kwan eh. Yung halimbawa, yung ilang statements ko sa report of events o yung pati yung display of books. Basta ibang nag-post sa Facebook, lumulusot naman yata eh. Walang, so far walang naarang. No? Except yung mga dating, ano, obviously, ano, may connection sa akin na... Ano. Oo, may mga iba naarang maski, ano, maski... Well, hindi nagpa-post ng mga post mo. Uh-huh. Basta bumanat kay Duterte. Basta bumanat kay Duterte? Oo. Oh. Ayun, titirahin. Tinitira din, o. Oh. Ah, yun, nabayaran. Oh, sina may bayaran dyan, no? Sina Nato, di ba? Sina Carol, si Sharon. Ano? Ano? Kinaano sila? Kinat na sila? Kinakat sila, o. Oh. Sinususpend. Ayun. Apo, sige po ka, Joma, magandang gabi po muli at maraming salamat sa inyong pagpaunlak sa aming imbitasyon. Oh, ano, sinukuha nila lang laki ng, ay, umpisa na pala. Opo, opo, sa, ito pong ngayong gabi ay talakayang anak Pawis. So kasama po natin ngayon ang iba-ibang sektor na kaanib ng anak Pawis party list, ang mga magsasaka, manggagawa, mga kasamahan nating chauffeur at driver, mga manggagawa sa agrikultura, mga kabataan sa kanayunan at gayon din po ang iba't ibang union leaders, trade union leaders sa ilalim ng KMU ay nandito din po. At kasama rin po natin ang ating mga chapters ng KMP sa Camarines Sur, sa iba pang probinsya ng Bicol, sa Timog Katagalugan, saan pa ba? Sa Panay, mula sa Panay. At baka marami pa pong papasok maya-maya dito sa ating Zoom room. So hindi po tayo naka-Facebook Live para mabigyang laya ang ating mga talakayan at ang mga diskusyon. Alam ko po maraming tanong ang ating mga kasama kaugnay dun sa nangyayari sa Russia-Ukraine. At meron na nga pong mga ilang mga tanong na naipadala po namin sa inyo mamaya, babasahin po natin ulit para masagot ninyo. So, yung magiging daloy po natin ay pagtalakay ni Kajoma dun sa kalagayan sa Russia-Ukraine at yung mga tanong na po. So, maaari po bang mabilis na pakilanlan ang ating mga nandito sa Zoom room? So, ako po muli si Mau ng Kilusang Magubukid ng Pilipinas. At tanggol magsasaka. Yun po, paikot na lang po yung ating mga kasamahan dito din sa Barangay Pesante at mga kasama sa Piston at iba pang organizations. Sige po. Ate Mau, narinig po ba ako? Yes po. Okay. Hello po, magandang gabi sa atin. Magandang hapon po sa inyo, Kajoma. Ako po si Mara mula sa Union ng mga Manggagawa sa Agrikultura. Hello, magandang gabi po. Si Orly Marciliana po, galing sa Tanggol Magsasaka, Southern Tagalog. Magandang gabi po sa lahat. Ako si Gigi mula sa AMIHA National Federation of Peasant Women. Magandang gabi po. Ako po si Bolt, National Network of Agrarian Reform. Magandang gabi din. Magandang gabi sa lahat. Ako si Cathy mula sa AMIHAN, Pambansang Federasyon ng Kababaihang Magbubukid at Bantay Bigas. Okay.
Magandang gabi po. Ako pati video. Po ay, magandang gabi po. Ako po magandang gabi po. Sa, magandang gabi ako po. Ay, ako si Roy sa Anak Pawis HQ. Ng gabi ako si G ng UMA. Hello, magandang gabi po. Ako po si Gita mula sa Rural Women Advocates. Hello po, ako po si Camille mula din sa Rural Women Advocates. Hello po, ako po si Shara mula sa Rural Women Advocates. Hello po, ako po si Matt mula sa Anglo KMU. Hello po, kami po si ako po si Xavier mula sa Piston. Magandang gabi po, ito po si Bianca ng NARA Youth. Magandang gabi po, ako po si Anne mula sa Bien. Hello po, Miriam po ng kasama LR. Good evening po, si Faye po sa RUA. Evening po, si Ross po ng RUA. Hey. Sige po, nakapagpakilala na po ang karamihan. Ayan, si Kalusia yan ang Pamangas. Manay. Hindi po, ako po ay si Lucia mula doon sa Pamangas, Panay. Yes po. Nakita ko rin po sa ating Zoom si Kazen ng Zen Soriano ng Amihan. Hello, at, si Kazen. Yes po. So, nandito po ay iba-ibang sektor, manggagawa, magsasaka, peasant advocates, mga trade union at yun po. Sige po, at simulan na po natin ang pagtalakay kaugnay dito sa sigalot sa Russia, Ukraine at mamaya po ay malayang talakayan. Pagtatanong natin ng ating mga nais itanong kay Ka Joma. Sige po, the floor is yours po, Ka Joma. Magandang gabi po riyan. Magbibigay ako ng maiksing bungad na presentasyon. Magsila mga ano ito, baka hindi lalampas ng 10 minuto pero ang sasaklawin natin napakahabang panahon, no? Pero mabilis. Mag-umpisa tayo sa paano nag-umpisa ang lahing Ruso sa Kiev hanggang ano ito, lumaki ang nasyonalidad na ito at gawang sentro niya ang Moscow ng kwan na 15th century. Sa ikasyam na siglo, naging duyan ng lahing Ruso ang Kiev o Kievan Rus ang tawag. Nagbuhat ang mga Ruso sa mga Viking mula sa Scandinavia at tinawag din silang mga Varangian, no? Dito ang baluarte ni Rurik at kanyang dinastiya na itinuturing na pinagmulan ng lahing Ruso. Pero sa kalaunan, dumami rin mula sa mga lokal na tribo ang naging Ukraino ng lingwahe at kultura ay nahawat naging kahawig ng lingwahe at kultura ng Ruso dahil sa interaksyon ng dalawang nasyonalidad. Dahil sa klaw ng mga kasaysayan tungkol sa Roma, sa Roman Empire,
ang mga tribo na pinagmulan ng mga Ukraino. Sa mga ika-labindalawa at ika-labintatlong siglo, dumating ang mga Mongol, tinawag na mga Golden Horde, no? Para magdumina sa mga Ruso at Ukraino. At nagkaroon ng masalimuot na kasaysayan hanggang kalaban ng mga Ruso, ang mga Mongol at Tatar. Sa ika-15 siglo, naging sentro ng mga Ruso ang Moscow. Matapos na nalakihan ng mga Mongol sila. Ang biro nga dyan eh. Mga puting people na nadumina ng Asyatiko. At maraming makita ninyo na singkitin na white Caucasian sa mga Ruso. Bakas yan ng Mongol domination. Malaki na ang populasyon at lumaki na ang saklaw ng teritoryo nila ng sumentro ang mga Ruso sa Moscow. Dahil siya, no, lagi silang lumalaban sa mga mananakop, lumalawak din yung teritoryo nila. Umunlad ang sistemang feudal at kumalat ang Orthodox Christianity hanggang lumitaw ang kapitalismo at naging imperialistang militar feudal ang Russia. Ang ano yan eh? Ang ibig sabihin ng sistemang imperialistang militar na feudal, yung ano? Yung mga general ng hukbo, ano, pag nasakop nilang isang lugar, binibigyan ng mga land grant. Tulad yung ginawa ng Kastila sa Pilipinas. Yung binibigyan ng encomienda, yung sinong yung Spanish na general o yung burokrata na gustong tumigil sa Pilipinas. Dahil sa unang inter-imperialistang gela, yan, lundag na tayo sa, ano, sa 20th century. Dahil sa unang inter-imperialistang gera, World War II, sa World War I, no? Nagkaroon ng paborableng pagkakataon ng mga Bolsebiko na magrevolusyon. Nagwagi sila noong Oktubre 1917. Isa sa mga republikang maagang naitayo ng mga Bolsebiko ay Ukraina, katulad ng Russia at Belarus. At ang tatlong republikang ito ay naging pundador at buod ng Soviet Union or Union of Soviet Socialist Republics na tinayo noong 1922 nung manalo na sila sa Guerra Civil. Kung ano ang saklaw ng Imperyong Ruso ng mga Tsar, yun din sa pangkalatan ang saklaw ng USSR o Soviet Union. Matapos ang New Economic Policy ni Lenin, isinagawa ni Stalin ang pagtatayo ng sosyalistang industriya at kolektibisasyon at mekanisasyon ng agrikultura. Naging target ng agresyon ng Nazi Germany ang USSR noong World War II, magmula 1939 yan. Sinakop ito, pinaslangan ito ng 27 milyon na tao at sinira ang 85% ng industriya. Mabuti na lang, no? Naglipat ang Union Soviet ng mga industrial equipment beyond the Urals, kaya may naligtas na mga industriya na mahalaga sa civil at militar na produksyon. Ano yan? Naisagawa nila yan dahil sa non-aggression pact ng 2 taon. Bago ano yon sumalakay ang Germany. Pero nanaig ang Soviet Union o USSR at sa kontraopensiba itinumba ng mga pasistang gobyerno hanggang Berlin, nagkaroon ng batayan ng mga dagdag na sosyalistang bansa sa silangang Europa. Natulungan din ng Union Soviet ng mga
puwersang komunista at mamamayan ng China, no? Kaya sa mga huling bahagi ng World War II, ano yun, linabanan ng ano, ng Union Soviet ang Hapon at napasurrender ang Hapon at mga armas mga Hapon na lipat sa ano, sa Kuomintang at saka Red Army dahil magkaliansya ang dalawa. Matapos ang World War II, nagdeklara ang US ng Cold War laban sa USSR, Soviet Union noong 1948. Nagtayo ng NATO, NATO noong 1949 at naging agresibo. Nagalit sa pagwawagi ng Soviet Union, pagdami ng mga bansang sosyalista at paglakas ng mga kilusan ng pambansang pagpapalaya. Noong 1955 lamang, nagtayo ang USSR at mga bansa sa silangang Europa ng Warsaw Pact. Ayan ay kontratado ng security ng mga ng Soviet Union at iba pang bansang sosyalista sa silangang Europa. Ito ay panagot sa NATO. Sumulpot naman ang makabagong revisionismo at mga patakaran ng pagpapalumbalik ng kapitalismo sa ilalim ni Khrushchev noong 1956. Inakala ng mga revisionista hanggang kina Gorbachev at Yeltsin na kung maging kapitalista na ang Soviet Union, magkakaroon ng katapusan sa Cold War, kapayapaan at paglaho ng peligro ng nuclear war. Ang mga sirang ulo, mga revisionista yan, sila nga ugat ng pagpapanumbalik ng gera na sa Europa. Mamaya, ano, tutukuyin ko rin yan. Nang lubusang naging kapitalista ng USSR, binuwang ito sa pamamagitan ng Minsk Agreement ng 1991 ng Russia, Belarus at Ukraine. Kunwari nagtaano kinalitan ng ano to Confederation of Independent States. Nakasahan sa agreement, sa Minsk Agreement ang assurances ng US, NATO at Organization for Security and Cooperation in Europe na hindi gagawing mga kasapi ng NATO ang mga dating kasapi ng Warsaw Pact at huwag tumbukin ang mga border ng Russia. Mahinang-mahina pa ang Russia dahil sa pagbuwag ng Soviet Union at may kaguluhan sa lubusang maging kapitalista. Sinagpang ng US at NATO ang ganap na pagsira sa Yugoslavia. Pagpapalawak ng NATO sa mga 14 na bansa hanggang sa mga border ng Russia at panggugulo sa Georgia at Chechnya at paggamit ng mga tinawag na Color Revolution para ilagay ang silangang Europa sa impluensya ng US at NATO. Ang US ay naging ano na sole superpower sa tinawag na nito unipolar world at sinagpang ng US ang pagkakataon nito para gumawa ng gera din sa ibang lugar, no? Sa Iraq, umira na siya ng 1990s din. Tapos lalo na nung matapos yung 9/11, ano yun, lalong nag-aggression sa Iraq at hanggang sa ano na, sa dalawang dekada, yung tinawag na endless wars, isinagawa sa Middle East. Gumastos ang US, ngayon, punta na tayo agad sa Ukraine. Gumastos ang US ng $5 billion sa Ukraine para suportahan ang mga bandera type na neo-Nazi o pasista para magsagawa ng mga tinawag na protestang masa sa Maidan magmula 2013 hanggang sa madugong kudeta na nagtumba sa maka-Rusyang gobyerno ni Yanukovych noong 2014. Alam niyo kung bakit ano, na medyo ano yon yung natagalan yung
panghihimasok ng US at NATO sa Ukraine at yung ano nakuha nila yung main influence sa Ukraine sa pamamagitan ng mga masista. Yung si Bandera, leader yan na kumampi sa Nazi Germany laban sa Soviet Union noong World War II. At may ano, yung tatawagin mga political descendants yan, malakas pa. At yun ang main instrument ng US para yung makaruso, makarusyang ano, gobyerno maitumba. At yung ano yun, sa tinagal ng panahon, dahil mga Bolshevik ang nagtayo ng ano, Ukraine. At ang Ukraine ay isa sa mga tatlong buod na republika ng Soviet Union. Ano yun? Para mas makunat na para sa mga sa US at NATO. Kaya inabot na ng 1914 nung nagtagumpay sila na ano na maging dominante ang influence nila. Sinalabay ng bagong gobyerno, yung gobyerno ng mga pasista sa Kiev, ang Donbas region kung saan nakakarami ang mga Ukrainong Ruso at nagmasaker ng mga Ruso sa mga mayor na lungsod ng Ukraina. Magbigay ako ng larawan ng ano, oposisyon ng mga nasyonalidad sa ano sa niyon sa Ukraina. Yung ano ang populasyon ng ano ng Ukraino na Ukraino ay kuan umabot diyan ng 2014 mga 78%. Mga Ruso ay kuan mga Ukrainong Ruso mga ipinanganak na doon o mga ninuno nila ay magmula pa sa panahon ni Catherine the Great ano nariyan na mga ano lang 22% at yung out of that 22% mga 6% ha ang nasa kanayunan mga magsasaka pero yung bandang Donbas region naroon yung ano mayorya ha mayorya ng mga Ukrainong Ruso na sa maraming siglo nakatira na doon at silang mayorya at siya pala isang importante no meron yung tingnan ninyo dumami rin sa panahon ng Union Soviet dumami ang mga Ruso within the limit of 22% sa mga lungsod dahil ang mga Ruso ang nagdala ng industrialisasyon ng Ukraine kaya mga engineer at mga manggagawang Ruso lumipat sa Ukraine at ano tumira sa mga ano mga cities at may ano sila significant minority sila diyan hindi mo pwedeng basta-basta ano yung kwan ba grupihin mo sila na walang sinasabi. Matapos ay konti lang yung mga Hudyo. Ano lang, importante yung mga Hudyo. Ano sila, nasa hanay ng mga intelektual at madaling maging negosyante o nagbago ng sistema. Ganon ang komposisyon. Noong kwan, dahil sa mga salakay ng mga pasista, ano yun? Bawasan ang populasyon ng ano, Ukrainong Ruso. Yung 22% naging 17%. 3 million ang lumikas sa, mula sa Ukraine. Dahil sa mga atake sa Donbas region at pagkatapos sa mga ibang syudad, sa mga syudad all over Ukraine, may mga ano, pasistang mga paramilitar yung National Socialist Party na Ala Bandera eh kunyan may sariling as
tinatawag na paramilitary na tawag yan, Azov Battalion, at naka-integrado sa loob ng National Guard ng ano ng Ukrainian Army. Ngayon, ang mga Rusong mayorya sa Donbas region lumaban sa pagsalakay ng mga pasista at bunga ng kanilang paglaban, nagtayo sila ng mga People's Republic ng Donetsk at Lugansk. Ang sunod sa karapatan ng anumang nasyonalidad no, sa isang bansa sa karapatan sa pambansang kasarinlan, right to national self-determination sa ilalim ng batas international. Alam niyo naman sa international law, ano yan? Kinikilala yung overall state sovereignty ng isang bansa at yung territorial integrity. Pero ano, merong ano yan, merong ano yan, kwalifikasyon yan. May kabalansa yan ng prinsipyo. Dahil ano naman eh, wala, ang iba't ibang bansa sa daigdig naman eh, ano yun, yung binubuo ng iba't ibang nasyonalidad, no? Yung iba't ibang nasyonalidad may sariling karapatan sa self-determination bilang ano, proteksyon sa kanila at garantiya na hindi sila aapihin. Kaya itong mga kwan, mga Ukrainong Ruso, may karapatan silang magtayo ng mga republika dahil inaapi na sila at sinasalakay. Nagbigay ng Rusya, nagbigay ng limitadong suporta sa kanila. Pero ang malaking ginawa ng Rusya ay binawi ang Crimea, yung Crimean Peninsula na kwan yun, nasa Black Sea. Itong Black Sea, sa matagal na panahon, pag-aari ng Rusya yan. Pero ito lukulukong ano, Rusya, Ukraino, rinigalo niya. Ha? Sa Ukraina noong 1954, komo ano, kasi magkakasama naman sila sa Union Soviet, parang walang anuman, parang ano yung tawag ko dyan, political stamp ng Khrushchev. Maraming din nakakaintindi kung bakit ano, irinigalo. Pero walang problema noon. Ngayon, ang populasyon ng ano, Crimea, lalong ano, malaking mayorya ang mga Ruso. Dahil ang Crimea naman ang nakakabit sa ano eh, sa Russia. Para huniwala yung Crimea sa Ukraine, nag-referendum yung mga tao noong 2014 para bumalik, ibalik yung Crimea sa Russia. Dahil sa magiting at mabisang paglaban ng mga taong bayan at Republika ng Donbas sa mga pasista, nagkaroon ng Minsk II Agreement o Minsk Agreement 2 ng 2015 para magkaroon ng tigil putukan, kilanlin ang autonomiya ng dalawang People's Republic at magkaroon ng line of contact para ipagbawal ang pagdadala rito ng mga artilleriya at iba pang malalakas na gamit militar, no? Gayunman, walang tigil ang pagsalakay ng gobyernong Kiev at mga pasista sa Donbas region. At inayungkuan mga recommendation ng Organization of for Security and Cooperation in Europe, sabi na irespeto yung Minsk Agreement 2. Sinasabi na ng Kiev government, walang kwenta yan. Biased kayo. Ganyan. Ayan ang sinasabi sa OSCE. Sa panunulsol ng US at NATO sa Rehman Kiev, mga 14,000 ng Rusong Ukraino ang pinaslang ng mga pasista mula 2014 hanggang 2022. Lumayas ang 3 milyong Rusong Ukraino. Paulit-ulit na sinasalakay ang mga tahanan, pagawaan,
eskwela, ospital, at iba pang civilian infrastructure ng Donmas. At minamasaker ang mga sibilyang Ruso sa mga apartment at kapitbahayan sa mga lungsod. Bumaba ang populasyong Ruso sa Ukraina mula 22% noong 2012 sa 17% sa kasalukuyan. Mula sa nakarang taon, binabadali ng US at NATO na mag-member na sa NATO ang Ukraina. Inilinagay ang mga militar ng Ukraina sa ilalim ng command and control ng NATO. Narami ang base militar sa border ng Ukraina at Russia at dinalasan ng mga US at British military ang pagsasanay at exercise ng Ukrainian military. At may blitzkrieg plan ng Ukraine laban sa Donbas region. Alaman ng Russia at People's Republic ng Donetsk at Lugansk ang lahat nito. Dahil sa gayon, humingi ang Russia mula sa US at NATO ng mga garantiya na huwag gawing kasapi ng NATO ang Ukraine noong Disyembre 2021. Pero tumanggi ang US at NATO. Basta pinag-ubita, malayang bansa ang Ukraine, mag-join ng anumang military alliance. Pero sa Minsk Agreement number 1, abawal yun. Ngayon, anong resulta? Hindi na pinakinggan yung pleadings ni Putin sa US at NATO. Noong Pebrero 21, mga 10 days ago, ipinahayag ng Russia na kinikilala ng Russia ang mga People's Republic ng Donetsk at Lugansk. May tratado na sila ng pagkakaibigan at mutual na seguridad at depensa at magbulunsan na ng special military operation laban sa Ukraina dahil sa mga kriminal na paglabag nito sa mga Minsk Agreement at para unahan yung blitzkrieg na balak na ilusan ng mga pasista. So, gano'n lang po. Mag-fast forward tayo sa kasalukuyang kalagayan. Itong Zelensky na presidente ng Ukraina, may mga counter siya. Humihiling na maging miyembro na ng European Union. Gago siya, dapat ginawa nila yan. Imbis na yung pag-member ng NATO na bawal ng sa Minsk Agreement 1. May mga East European countries na naging member ng EU at kasama sila sa pagiging member ng NATO. Pero mahina pang Russia nung nagawa nila yung pagsabi sa NATO. At ang Russia, hindi makapalag kagad dahil nang hina eh. Biro mo, nabuwag na yung Soviet Union. Nang hina, hindi makapagreklamo nung kwan. Nagkaroon ng mga pagpapalawak o NATO expansion. Pero ang sensitive sila sa NATO membership Ukraina sa NATO. Pagkatapos matagal na proseso pala yan pagiging miyembro. It might take some years. No? Pagkatapos ang next demand niya, nag-summit ang NATO. Hinihiling niya na may no-fly zone over Ukraina. Yung NATO magpapalipad ng aeroplano. Ignorante sa military doctrine at strategy. Alam niyo pag nagdeklara ng isang bansa o grupo ng mga bansa ng no-fly zone at magpapalipad siya ng mga aeroplano para sa
pasukin yung para gumalaw, kumilos sa airspace ng ibang bansa at may kalaban. Ano yan? Ba yung declaration of war yan eh? Kasi pwede kang, pag mayroong plano kasi taas, pwede kang paputukan, patapos, ano, magkukontraputok ka. So ano, gera na. At pagkatapos, bago summit ng NATO, itong Germany, ano na, nagsabi, no military intervention. No military intervention. Kaya ano yun? Yung, ang NATO nag-design na, no, ang yan yung demand ni Zelensky ng kwan, no fly zone over Ukraine. Ang ano lang, ginagawa lang ng kwan, Group of Seven, NATO, mga miyembro nito ay kwan, gumagawa ng mga sanksyon, financial, at sa trade, at tapos magbibigay ng tulong militar sa Ukraine, pero hindi sila no nagkukumit ng tropa dahil ano eh bali warning yun eh, yung nuclear deterrent alert ni Putin, bali paalaala yan sa mga ibang imperialistang kapangyarihan na hindi sila basta-basta makikialam at hindi basta-basta tumindi yung peligro na gagamit sila ng nuclear power. Kaya ano yan, bali pinahiwatig agad nitong Putin na ano, may alert siya sa nuclear deterrent forces. Ngayon, habang ano, nangyayari ito sa antas ng mga bansa at NATO, yun ano, si ano naman, nakita na niya kung anong epekto, anong nagagawa ng Ruso, yung pagpinsala sa, pero more than 1,000 no, military sites ng natira na ng kwan, ng Russia sa loob ng Ukraine, sa pamagitan ng missile at long range artillery at ano na may napapasabog na ng iba pang istruktura ng gobyerno. Kaya ito ano, mga 2 days ago two or three days ago si Zelensky mismo sinabi niya na ano gusto niyang makipagkita face to face kay you know kay Putin. At ano naman, nagkaroon ng ano, 2 rounds of peace talks or ceasefire talks. Ang latest na agreement nila ay mag-ceasefire sa isang lugar para lumikha. May temporary ceasefire at lumikha ng tinatawag na humanitarian corridors para makalikas yung mga gustong lumikas. Pero yan ay bandang tibog, you know? Malapit na sa Black Sea. Yun. So far, yung agreement nila. Sa tingin ko, ano yun? Ang peligro ng nuclear war, malayo. Malayo kasi nag-uusap na yung... Yung dalawang tuwir ang may kinalaman sa Sigalot, eh, nag-uusap na. Pagkatapos, yung mga bansa sa NATO na walang nuclear weapon, tulad ng Germany, ayaw nila na ano, na ano, yung basta-basta mag-military intervention at basta-basta ano yung gumawa ng pagbabanta na gamitin ng nuclear weapon. Kasi itong Germany, ano na eh, yung kuna eh, napinsala ng interes. Makikinabang sila sa North 3, North 2, North Stream 2. Pumayag na itigil. Dahil lang itong US gusto siyang mag-supply ng ano, oil and gas. Mas mura yung gas. Oil and gas mula sa Russia. Pero ano, ang US ginagamit niya yung NATO para ipag-gumit ang kanyang liderato at command sa European Union. Takot ang US na ano, pa-independent na ang
ang European Union, lalo ng Germany, Pransya, Italy at iba pa, ang matira na lang yung ano, yung tinatawag na dati ng asungot ng US sa Europe, no? Ang Inglaterra, no? So ganun, yung ganun ang kalagayan. Parang pero temporary ceasefire yan. ang Russia, mukhang objective ng Russia magpalit ng gobyerno sa loob ng ano ng Ukraine at mapalitan yung tipo niyang mga pasista o si Zelensky. Maraming may tanong ninyo, no? O ano, maraming nag-iisip sa inyo, abat si Zelensky, paano neo-Nazi yun? Hudyo yun. Totoo na hindi siya, na hudyo siya. Pero yung kwan ay sa loob ng dating Union Soviet at sa iba't ibang republika nito, na yung lalo ng mga pinaka-abanting bahagi ng Union Soviet, yung ano, sa Russia mismo, sa Ukraine at saka sa Belarus, yung ano, major part of the intellectual crime, mga Hudyo. At yung tipo ng pasista, si Zelensky ay tipo ng pasista na Zionista, maka-Israel, no? Maka-Israel. Hindi neo-Nazi yan, of the Bandera type, pero Zionist type of fascist. So, gusto niya nga ang pag-uusap. Primero, kanyang mukha yung ano, lugar ng pistoks ay Israel na. Diyan mo mahalata na ano, Zionist fascist yan, hindi yung kwan. Hindi yung neo-Nazi Bandera type fascist, ha? Nabigyan ako na kayo ng insight sa pagkakaiba-iba ng mga pasista sa loob ng Ukraine, no? So, ang bago ko kwan, tapusin ang presentasyon, kung tanongin nyo sa akin kung ano yung pinakaugat ng problema kung paano nangyaring pumutok ang gera sa Europa, kasi akala wala nang ano, ang labanan na lang, mga gera doon sa Third World na lang nung panahon ng Cold War, talagang ang pinapaspasan ng aggression ng US mga Third World countries. Pero nung kung kailan pa nanalo ang kapitalismo sa mga bansang sosyalista, doon sumulpot ang ano, gera sa Europa. Nauna na sa Yugoslavia ang ano, gera. At ngayon, nagpapatuloy yung gera. So, ano yon? Ang ano dyan, halimaw dyan, ay kapitalismo. Alam naman ninyo sa kasaysayan, ang gumawa ng mga pinakamabagsik na gera sa 20th century, World War I at World War II, ay mga imperialistang, kapitalistang poder. Sa Second World War, napasama lang yung Union Soviet para tulungan yung Allied side against the fascist side, the Axis powers. At Russia, Union Soviet, ang nagpanalo gera laban sa mga Nazi Germany at iba pang pasistang kapangyarihan. Kaya ano eh, ang dapat masisihan bilang mga revolusyonaryo, progresibo o mga maka-anak pawis, lalo na mga naniniwala sa pamumuno ng uring proletaryado at yung sa sosyalismo, ang talagang demo, ang kanyang diablo dyan ay yung mga revisionista na nagpanumbalik ng kapitalismo. Yan ang ugat ng ano, problema natin hanggang ngayon sa Ukraine. So, pwede na kayo magtayong. Mungkahin ko. Kayo lang bahala kung anong ayos ng mga tanong ninyo. Kung unahin ninyo yung mga tanong tungkol sa sitwasyon sa Ukraine mismo,
sa ano yung konsekwensya sa Pilipinas at ano naman ang konsekwensya sa daigdig. Sige po, maraming salamat ka, Joma. Ibibigay ko po ang hapag kay Melo ng Nara Youth para sa facilitation ng ating question and answer. Meron na pong mga naunang nagpaabot ng kanilang mga tanong. Go, Melo. Maraming salamat po, Ka Joma. Magandang gabi at magandang umaga po sa ating lahat. Bali, bago po tayo magpatuloy sa ating question and answer portion, kinikilala po natin lahat ng mga organisasyon na ating nakasama ngayong gabi. At binabatering po natin si Kapaeng Mariano. Magandang gabi po, Kaps. Kasama po natin siya ngayong gabi. Bali, may mga nauna na po tayong katanungan. Basahin lang po natin. Yung una po, Prof. Joma, maapektuhan po ba ng sigalot sa Ukraine ang presyo ng langis sa Pilipinas na patuloy pang tumataas dahil sa patakarang deregulasyon? Maapektuhan ng sigalot sa Ukraine ang presyo ng langis sa Pilipinas at patuloy pang tataas dahil sa patakarang deregulasyon o malayang pagpapataas ng presyo ng mga monopolyong supplier ng langis at gas sa Pilipinas. Walang tuwirang sanksyon ng mga bansang G7, European Union at NATO sa langis at gas mula sa Russia, liban na lang doon sa pagharang sa Nord Stream 2. Pero may mga sanksyon na nakakahadlang sa mga pinansyal na transaksyon ng Russia sa mga bangko at sa shipping na nagdadala ng oil at gas mula sa Russia. Ngayon, mababawasan ng malaki ang supply ng langis at gas at refined products nito sa pandaigdigang pamilihan. Dahil sa kakulangan ng enerhiya tulad ng oil crisis ng 1973, lilipad ang presyo ng langis at gas, lalo na sa Pilipinas. No? Ang Russia ay isa sa mga pinakamalaking producer at supplier ng langis at gas at refined products. Ang araw-araw na produksyon nito ay 5.5 million barrels. Kalahati ng mga bansang NATO mismo ay mga kliyente ng Russia. Sa pagharang ng supply mula sa Russia sa world market, magkakaroon ng malaking kakulangan ng enerhiya at yak na magtataasa ng presyo ng langis at gas mula sa ibang bansa. Maraming salamat po. Para naman po sa pangalawang katanungan, ano po ang direkta at hindi direktang epekto ng nagaganap sa Ukraine sa pamumuhay at kabuhayan ng mga Pilipino? Hindi man tayo kumukuha ng langis at gas mula sa Russia, apektado tayo sa ng pagtaas ng presyo dahil sa kakulangan ng langis at gas sa world market. Magsasamantala ang mga oil producing countries sa Middle East at mga US oil companies para pataasin ang presyo ng langis at gas na inaangkat ng Pilipinas. Kahit na sinasabi ng US, kaya niyang suplayan ng shale oil ang estado European Union dahil sa overproduction nito sa pamamagitan ng fracking. Pero bago pang magkaroon ng krisis at labanan sa Ukraine at sanctions laban sa Russia, problema natin ang pagtaas ng presyo ng maraming bagay na imported dahil sa malalaking deficit ng Pilipinas sa budget at panlabas na kalakalan. Pagkatapos ng tungtong rehimen Duterte, binili sampan niyang pagnanakaw sa panahon ng COVID-19. No? Kaya mabilis na lumaki ang public debt at nang bayad sa mga utang sa Pilipinas. Kung gayon, kulang tayo sa pera para sa pag-angkat ng mga kasangkapan at sangkap sa produksyon at ng mga consumer products. Ngayon, hanggang
energy supply. Ano yan? Ang resulta nito, shortage of supply at paglipad ng presyo, inflation, at yung ano, oil and gas na ano to, yung major imported product, ekwan, patas ang presyo. Malaking problema ito ngayon at sa darating na panahon, sino man ang presidente. Alam niyo ganito eh, ganitong kagaguhan na ginawa ni Duterte sa Pilipinas. Alam niyo nung naging presidente yan, umpisa yan, noong 2016, ang utang ng Pilipinas ay 5.9 trillion pesos. Ngayon, didouble niya. Sa loob lamang ng less than 6 years, ang utang na ng Pilipinas ngayon, 12 trillion pesos. Bale yung 5.9 trillion noong 2016, ano na ipon na accumulated na utang ng Pilipinas magmula sa sabihin natin 1902, yung umpisa ng ano, American colonial government, no? So sa mahabang panahon, ganyan ang ginawa ni Marcos, no? Nung sumampayan bilang presidente, $600 million lang yung foreign debt. Pagkatapos noong 1986, 28.3 billion. Kaya na yung dalawang tarantadong pasista na yan, yung Marcos at Duterte. Ano yan? Talagang hayop, mga magnanakaw. At ano yun, walang konsyensya yung pagsasamantala sambay ng Pilipino, hindi inintindi, gumagamit na nagpapalakas ng kamay na bakal para malaya silang magnakaw. Yan naman ang purpose ng ano pagiging pasista sa kaso nito ng Marcos at Duterte. At ngayon, ano yun, kaharap ninyo ngayon na gusto nila pagpatuloy yung tradisyon ng pamamasista at pagnanakaw sa pamagitan ng tandem ni Juan Bongbong Marcos at Sara Duterte. Kawawa ang Pilipinas kung hindi kayo kung hindi lalaban ang sambay ng Pilipino. Maraming salamat po, Prof. Joma. Sa pangatlong tanong naman po, kasi may ilan na nagsasabi, no, kasama na yung isang presidential candidate na sinungaling, magnanakaw at convicted na tax evader na si Bongbong Marcos. Nagsasabi sila na hindi na daw dapat natin i-involve yung mga sarili natin o magsalita tungkol sa sigalot sa Ukraine. Pero bakit po sa tingin natin ay hindi tayo dapat maging neutral, no, ang ating posisyon o paninindigan, partikular ng gobyerno ng Pilipinas, patungkol sa sigalot sa Ukraine? Mabuti naitanong yan dahil lumilitaw na si Duterte. Hindi niya iniintindi kung ano yung formal na posisyon at posisyon na opisyal ng Philippine government sa UN General Assembly meeting. Kanyon ang delegasyon ng Pilipinas para sa yung kakampi ng US at NATO laban sa Russia. Yung bobong Duterte, yung tamad na yan, hindi niya inaalam kung ano yung foreign policy decision ng kanyang Department of Foreign Affairs. Kaya, ano yun? Primero, hindi ko pa nalaman itong posisyon ng Philippine delegation sa UN. Kaya, yung bang sabi ko, primerong reaksyon ko kay Duterte, gago ito yung kanyang salita magulo, sa hanay ng mga abogado, di ba? Sasabihin madali silang magsabi kapag gago yung testigo, magulo ang statement, no? Itong mababang klase na abogado na Duterte, magulo ang statement. Sabi niya, gusto ko neutral, pero suicidal si
si Putin, hindi mo mahalata na, no, kampiri naman siya sa, ano, sa posisyon ng US at NATO. At si Duterte naman, duwag yan. Nakukuno rin matapang. Pero ano yun? Hindi siya pwede mag-neutral. Susunod siya sa US ngayon. Panaisip-sip niya sa US dahil panahon ng eleksyon. Tinitiyak niya na ang CIA, yung makakabig niya para sa pagsuporta sa kandidatura ni Bongbong Marcos at anak niyang Sara. At papayagan siyang mandaya. Yan ang hinahabol ni Duterte. Sa madaling salita si Duterte, ano yan? Sunod-sunuran pa rin sa ano, principal na imperialistang amo niya. Ang US. Ganon ang sagot ko. Hindi siya neutral. Salita lang ng ano, salitang mababaw at magulo ng isang na isang tao na hindi maniniintindi kung ano na yung official na posisyon ng kanyang delegasyon sa UN. Salamat po. Sa mga kasama naman po natin, no, sa migrante, anak pawis, sa UMA, Tanggol Magsasaka, anak pawis Cagayan Valley, at iba pang mga organisasyon na nais magtanong, pwede po natin isend dito sa chat. O kung nais din natin magsalita, pwede naman po tayo mag-raise hand para ma-recognize at makapag-unmute po tayo para maitanong yung ating katanungan. Para sa pang-apat naman po na tanong, Prof. Joma, ano daw po yung mas magiging pakinabang pa ng US, China at iba pang imperialistang bansa sa nangyayari sa Ukraine? Nagtagumpay ang US sa paggamit sa mga pasista ng Ukraine para maglagay ng militar na instalasyon sa loob ng Ukraine at border ng Russia at para iprovoka ang Russia na mag-special military operation. Napatingkan ng US ang kanyang leadership at command sa NATO at napapasunod ang EU. Ang ayaw ng US kasi sa nung magmula ng Ukraine, sira kanyang sole superpower position at the EU, yes, European Union nagiging may tendensyang independente at nagpupuna sa unilateral actions ng US, no? Hindi na kinukonsulta yung mga aliado niya across the Atlantic, no? Sa Western Europe. Makikinabang ang mga monopolyong US dahil sa langis at gas supply mula sa US ang ipapalit sa Russian supply sa Germany at ibang bansang ng EU sa pamamagitan ng Nord Stream 2. User ang EU, mas mura at mas estable ang galing sa Russia. Makikinabang din ang US military industrial complex dahil sa lalaki ang mga kontrata nito sa military production. 10% lamang ng ekonomiya at kalakalan ng Russia ang may pinsala buwan ng mga sanctions. Sa pilitang, lalong hihigpit ang relasyon ng Russia at China. Balak na yung gas na aagos sana sa Nord Stream 2 ay ililipat sa pipeline kung China via Siberia. Ano rin, may pipeline na dyan. Maayos ang food production ng Russia, kung saan ito mahina tulad sa consumer manufacturing, makukuha ng Russia ang lahat ng kailangang produkto mula sa China. Lalong magtutulungan sila sa balangkas ng BRICS. Yung kwan, BRICS ay kwan, yung parang economic union yan. Pagkatapos yung Belt and Road Initiative, no? Eurasian Economic Union at yung Shanghai Cooperative Organization na may kinalaman sa
security. Pinakamalaking makikinabang ang China sa mga imperialistang poder dahil sa sigalot sa Ukraina. Naka-mute ka, Melo. Ayan. Pasensya na po. Maraming salamat. Tapos na po. Yung gano'ng sagot ko, pwede nang ano, bumaling sa ibang tanong. Ay, okay po. Sa pang-apat naman po na tanong, medyo nasagot nyo na siya kanina, pero sa pang-lima pala na tanong, no? Posible daw po ba na matuloy yung sigalot sa Ukraine sa World War III? At ano yung mga indikasyon kung ito ba ay matutuloy sa sa World War III o hindi? Bagamat nandiyan ang posibilidad ng pagputok ng World War III, ano yan, yung ay kahirapan rin na mangyayari ito. Kung magbatay tayo sa takbo ng mga pangyayari sa Ukraina, itong si Zelensky, hinihingi niya yung no-fly zone, yung mga eroplano ng NATO ang lilipad sa airspace ng Ukraina para suportahan ang kanyang gobyerno hukbo. Ngayon, lahat ng general na tanongin mo, ano ba yung no-fly zone? Basta na marunong sa ano, tungkol sa doktrina at strategiya ng militar, lalo na sa kanay ng mga imperialistang poder. Pag nag-no-fly zone ka, parang declaration of war na yun eh. Tiyak na magkakaputukan. Kaya ang isang bansang kasapi sa NATO pero walang nuclear weapons ay mas baluwag na nakakapag-isip kaysa mga bansang may nuclear weapons. Kaya yung Germany, bago pa mang mag-summit yung NATO dito sa Europe, ano na yan sinabi? No military intervention. Kaya, yung kasi gani, kung mag-deklara ka ng gera, o kaya gagawa ka ng isang akbang na balin, dineklara mo na ng gera dahil tiyak na may kakaroon ng war between two imperialist powers. Ito mga imperialist powers, magmula nung nagkaroon ng balanse ng nuclear weapons sa dalawang panig, magmula pa ng Cold War. Ang mga panluraning imperialist powers, yung ilig nila gumamit ng proxy war. Yung hindi tayo pa nakakakita ng direct war between two imperialist powers na may nuclear weapons. Ay, yung takot din sila na mauuwi sa ang World War sa nuclear war. So, ganyan ang nangyari sa Ukraine. Tinanggihan yung demand ni Zelensky na no fly zone. Yun mo makita. At ngayon, nasabayan pa ng willingness ng two sides mag-usap. Kaya napahirapan yung pag-uusap tungkol sa paano nila i-settle yung problema nila. Malaking rin yung impact kung yung mismong nagbabangayan ay handang mag-usap, para kaya pa yung declaration of war or what amounts to declaration of war by any of the imperialist powers.
Ah, pero ano yun, yung peligro ng nuclear war laging nandyan. Pero palagi ko, sa mahabang panahon, kailangan maging pasista yung ano, imperialist power para ano, para may lumitaw na leader na sirang ulo, tapos yung kanyang soul, ano ba, sinusolo niya yung decision, tapos sira pala ulo, maglulungsan ng nuclear war. Ang ginawa na ni Putin ay kung alert lang ay paalala, yung nuclear deterrent alert niya sa mga puwersa niya, ayun lang yun, reminder lang sa mga imperialistang kapangyarihan ng Karibal na ano, pag mag-isip sila na ano, hindi handang Russia. Kasi yun ang ultimate weapon ng, ano eh, ng Russia na kung hindi man gamitin, pwedeng ano, gamitin sa pagpapalala. Lain sa ano yun, sa anumang tipo ng gera, sa economic o sa gera ng conventional, non-nuclear, gera ng non-nuclear weapons, anong ang Russia, kung ano eh, yung dihado na, alam mo yung kung ano eh, maraming nadadala sa salitang Ruso, Russia, expansionista. Ano expansionista? Lumiit na eh. Malaki pa rin ang bansa. Pero ang ekonomiya niyan, lumiit. Number 12 na ng Russia eh. $1.7 trillion na yan eh. Ang talagang pinakamalaki ngayon na ekonomiya, yung US at saka China. At ngayon, ang US gusto niyang i-cut down ng ano, papunghinaan yung China. At pagkatapos sa ang Russia, malakas sa gera kapag pasukin mo. Diyan natalo si Napoleon. Diyan na ano yun, maraming natalo diyan sa kalakhan ng Russia. Pero pati na yung ano, pinag-isipan ko na yan, ano kaya kung kuhan, hindi lang isang border war, kundi series of border wars na treated, hindi papasok sa loob ng Russia, ano rin, ang mahirap din yun na mangyari dahil yung ano, magpapaalala ng Soviet Union, okay, malakas kayo sa lahat ng bagay, pero yung aming nuclear weapons at yung delivery system namin ay superior pa sa inyong ano, gamit, yan ang ano. Yung yan ang kwan, nagiging ultimo remedyo ng Russia. Alam niyo ninyo, yung kwan, itong mga imperialista, may bangayan at kutsabahan laban sa proletariado at mamamayan ng daigdig. Pag sila-sila yung nag-aaway, tayong mga proletaryo at tagataguyod ng anak pawis, ano yun, ginagamit din natin international law para i-determine from case to case kung sino ang nasa maling lugar. Dito sa kaso ng Ukraine, ang nasa maling lugar, ang nagkakamali ay US at NATO. Alam niyo kung pati na yung matagal na anti-Soviet na strategist na si George Kennan, tuwang-tuwa siya nung nagkaroon ng Minsk Agreement para tapusin ang Cold War sa batayan na yung NATO hindi magre-recruit ng miyembro mula sa mga dating kasapi sa Warsaw Pact. Pero nung ano, dismayado siya nung nagkaroon ng patakaran ng US na ano, NATO expansion. Kasi yan ang pinagbuhatan na ng mga gera eh. Nag-umpisa sa Yugoslavia at pagkatapos yung mga irritations. Pero yung Russia hindi makapalag dahil mahina pa. Nanghina. So, yun. At saka tatlong antas yan eh. Tatlong antas ng realidad at pagsusuri ang dapat isipin natin tungkol sa Ukraine. Yung antas ng mga imperialista na nagbabangayan, Russia at
sa isang side at US and NATO, o pwede nang in parenthesis side ng Russia, yung Guan China. Yan ang equation. Pagkatapos sa loob mismo ng Ukraine, hindi mo, bagamat may right, may right to state sovereignty and territorial integrity ng Ukraine. At ang Russia, yun eh? Hindi naman kino-question yan eh. Ang kino-question nila, nagpapakasangkapan, nagiging puppet, naging puppet yung gobyerno ng Ukraine at nangaapit sa mga Ukrainong Ruso. Diyan, and that's the another third level na susuriin. Yung may right to self-determination ang mga nasyonalidad sa loob ng isang bansa. So, ano yun? Baka tulad din sa Pilipinas, apihin mo mga Moro. You're under risk, the Moro being supported by their fellow Muslim Islamic countries, no? Pero yung mga Muslim na countries, no? So yung kwan, itong problema sa Ukraine, malayo pa sa World War III. Takot din yung mga imperialista na hindi sila, yung mga pinakamatas na imperialista, hindi na nila, nasa opisina sila magpapasya na pindutin yung nuclear button. Pero hindi na sila makakauwi sa mga pamilya nila. Ayun na, buong daigdig na pinipinsala ng nuclear exchanges, no? Hindi ka pwedeng bumira ngayon na Hindi ka, kahit ba yan, yung G7 delivery system, G5, Mach 5 ang tawag pala. Yung faster than sound. Kahit gamitin mo, makapag-retaliate pa rin yung kung sinong kinira mo na may nuclear weapon. Makakatugon. At may aliado yan na mayroong nuclear weapon. Mabuti pa yan may kilusan para sabihin walang kwenta na yan. Hindi naman magagamit, ginagastusan lang yung mga nuclear stocks na yan, nuclear weapon stocks. So pwede na tayo tumuloy sa susunod na tanong. Okay, salamat po Prof. Joma. Yung susunod na tanong, saktong-sakto dahil nabanggit po ninyo yung right to self-determination. Kanina po sa talakayan, nabanggit nyo na rin naman po na may umiiral na civil war sa Ukraine mula sa Donetsk at Luhansk o yung natawag na Donbas region para sa soberanya na laban sa Ukrainian government na alam naman natin ay hawak o puppet ng imperialist US. Yung tanong po, yung tulong po ba ng imperialistang bansa ay bukas na tatanggapin ng mga nagre-revolusyon para sa kasarinlan? Sa atake po ng Russia, nagmumukhang pagsasalin lang ito ng kapangyarihan ng isang imperialista sa isa pang imperialistang bansa. Kung sakaling magtagumpay ang Russia, posible po bang ibigay ang kasarinlan ng isang imperialistang bansang Russia sa Ukraine? Yung kapag ganito, sa ilalim ng guan ng international law, may timbangan, may contradiction at timbangan, may contradiction and balance yung overall state sovereignty ng isang bansa at yung right to self-determination ng mga nasyonalidad, no? Yung kapag inaapi yung isang nasyonalidad, pwedeng magrebelde, magka-civil war. Kung civil war, sila-sila, no? Pero oras na nagtayo ng gobyerno yung isang nasyonalidad at mukhang kaya niya, pwedeng tulungan ng ibang bansa. Yung mga batas sa belligerency nandiyan pa rin eh. Itong hayop ng US, gustong parang tinatanggal yan. Hindi pwede. Ang mga
think tank at policy makers ng US, inimbento nila yung salitang terorismo. At tapos sasabi na, oh, yung ano, yung revolutionary movement sa Pilipinas, non-state actor. Therefore, sunod dyan, i-deny mo yung kanilang right under the laws of belligerency at ano, pwede mo kong palitawin na hindi na lang bandido kundi terorista. Eh? Mga gumagawa ng pinsala at sa masang ano dapat nilang ano inaakit ya eh, yung nausa niyon pero alam niyo sa kasaysayan ng international law yung ano yan yung laws on belligerency na develop yan hindi lamang sa mga gera sa Europa kundi sa second kundi sa ano civil war ng Amerika ayung ano eh yung tawagin mong rebeldeng kilusan na kung may gobyerno na o nagtayo ng gobyerno, ayan, pwedeng kilalanin ng, ano, ng isang foreign state. Not necessarily imperialist yung tutulong dyan. Tulad din, di ba, nagkaroon ng kwan ng several Moro movements sa Mindanao. Tinutulungan sila ng kwan, iba't ibang Islamic countries. Ngayon hindi mo makusahan ng aggressor yung ano yung tumutulong sa kanila pero ito sa Ukraine ano yan kitang-kita mo na ano ang Russia mismo ay kan tumitira na sumasalakay pero sabihin sumasalakay sa mga military facilities iba naman ang kalagayan diyan. Kung partikular na kalagayan dyan, dahil magka-border ang Ukraine at Russia, ay yung may prinsipyo naman din ano eh, sa ilang konbensyon o tratado na the security of one country should not threaten the security of another country. Yung kwa na, yung pag nagtatayo ka ng mga bases along your border, pero yung kabila hindi naman gumagawa ng ganon. Diyan nagalit ang ano eh, Russia sa Ukraine, yung pagdami ng ano military sites along the border. Sinadya ng US at NATO yan para ma-provoke ang ano ang Russia. Pagkatapos panay salakay sa Republics of sabihin ko na kagad, People's Republics of Donetsk at Luhansk, may sarili silang gobyerno. Tulad sa Pilipinas, may status of belligerency ang revolutionary movement. Gago yung mga nagsasabi na wala yan. Sasabihin na non-state actor, rebel movement lang yan. May gobyerno na ang kwan. Mga pwersang revolutionary sa Pilipinas, nagtatayo yan ng local organs of political power at may struktura ng ano people's government hanggang sa antas ng ano region bilang sinasabi yan na ano para hindi ma-identify yung mga regions na ano may functioning people's government kaya mahalaga yung pagkilala ng Russia sa People's Republic of Donetsk at Luhansk na ano sa kanilang sovereignty at yung ano nagtratado pa sila. Ganon din sa ano eh, American Civil War, yung habang hindi pa natatalo yung Confederate Army, kiwane, may sariling ano, international political and trade relations yung ano, yung nagrebelde sa federal state, ganyan ang kalagayan. So ano yun, pinapayagan ng ano, international law yan. Ang makapag-settle na lang sa civil war, iguan, yung mga involved na principal, mga principal actors sa magkalaban sa pamagitan ng gera civil o sa pamagitan ng peace talks, pwedeng magkayusan. Pwede rin sumingit yung mga kanya-kanyang supporters mula sa labas. Ganyan. So, ang ano eh, sa nakikita sa strategya ng ano, Soviet Union, Russia, ang Russia na leksyon sa abentura ng Soviet Social Imperialism sa Afghanistan.
yung pag nag-occupy ka sa isang bansa, eh yung taong bayan ayaw sa'yo, talo ka. Pagkatapos tutulong pang ano, ibang imperialistang kapangyarihan, binigyan ng stinger yung mga rebeldeng Afghan, todas si Brezhnev, no? Alam ni Putin yan, kaya ang tawag niya special military operation. Hindi talaga full-scale war to occupy, to destroy military capacity. Yes, that's the obvious objective. Pero to occupy, biro mo, ipipilit mong sarili mo, Rusya ka, ipipilit mo, bagamat higante ka, pero anumang pwersa na ipasok mo sa Ukraine, ano yan, hindi tatanggapin ng at least 78 or 80% of the population na anti-Russia. Kaya ano yun, the most stupid strategy is for Russia to occupy Ukraine. Just as it was foolish for Napoleon or Hitler to try to occupy Russia, lalamunin ka ng Russia pag pinasok mo. Kasi ano yan eh, taong bayan plus winter, talo ka na. Pati Rusya matatalo pag ano, yung ano, mag-occupy sa Ukraine. Ano man yung ilalagay niyang tropa dyan, ano yung maubos sa kalaunan dahil ano yan, foreign body yan na patatalsikin ng masa. Ganun ang ano. So, ano yung pinaliwanag ni Kwane? Ano ni sa first day pa lang sinabi na ni Putin, the operation is not meant to occupy Ukraine. Only to one. Ano yun tayo na yun? Only to help the Donetsk and only to secure Russia, to make sure that Russia has the guarantees of security and also to punish the fascist. Alam mo yung kwan, pasista yan. Okay, presidente, Zionist fascist. Pero yung ano, alam niyo bakit tinitira yung ano, Kharkiv region, baluarte yun ng ano, bandera type neo-Nazi fascist, no? Kaya ano yun, hindi lang Kiev ang tinatarget kundi yung Kharkiv region. Dito bandera lang sa south dahil ano, kadikit ng ano, ng Crimea at Russia, at kadikit din ng Donetsk. Ang Donetsk, anong Donbass eh, east. Pagkatapos towards Crimean Peninsula, south yan. So ano naman yan, yung pagpapalakas sa border yan, na kung pabayaan, at saka ano yan, pag-deprive sa Ukraine ng access to the Black Sea, ganon. So makikita din niyo yan yung mga particular purposes ng ano, ng Russia. Yun, maraming salamat po Prof sa pagsasagot sa mga katanungan, no, at sa mahalagang paghahambing niyo na rin kanina doon sa nagaganap na sigalot sa Ukraine at sa isinusulong na pambansa demokratikong rebolusyon dito sa Pilipinas. Ngayon po, bago tayo tumungo sa mga katanungan mula sa ating mga kasama, pinapaalalahan po natin yung mga kasama natin dito na maliban sa pagpapadala ng inyong mga tanong sa chat box, ay maaari rin po tayong mag-unmute para maipadala po natin yung ating mga katanungan direkta kay Prof. Joma Sison. No, siyempre, ibang presidente. Na po. Actually. Ay, siyempre. Di ba tapos na tanong? Hindi pa nagtatanong. Sinasabi lang na ano. Off the end. Meron lang ina-announce. Ay, sige po. Sige po, babasahin ko na po yung katanungan. Gaano po kalakas ang Zelensky camp at ayaw pa tumiklop given na hindi naman magdadirect involvement ang NATO? Ah, yung unang, ito na. Ay, syempre may kalakasan din si Zelensky. Kasi ano yun eh, yung
elected president yan. At saka, charming yan, taong yan. Dahil ano yan. Abogado yan na, ano, na komedyante. Kaya naging presidente yan, linabanan niya si si Poroshenko, yung chocolate king. Pero yung dalawang, si, kung ano, si Poroshenko na kinabang sa yung fascist coup d'etat. Ay, ito naman si Zelensky, yung ano naman, Zionist fascist yan at sumasang-ayon sa ano yon sa US NATO. Yun ang kanyang ano, pagkakamali. Pero kung mo elected yan, at sinabi ko naman na ano yan, proportions ng population, siyempre yung Ukrainong hindi Ruso, kampi sa kanya. At kaya sinabi, kaya tinunang ko yung punto na luko-luko si Putin kung magpilit na mag-occupy dahil no, kalaban niya 78%. No? At saka, yung kampo naman ni Zelensky, ano yan, yung, ano rin yan, may sariling grupo ng mga oligarko at ano yan, nagsusupply naman ng US at NATO. Ang kaano lang ito eh, ang puna ko dyan sa ano, yung handling ng US at NATO, yung guan, ginagamit si Zelensky pang provok sa Russia dahil sa yung traditional na ano, ugnayan ng Ukraine at Russia, napakalapit. Ngayon, nakapag-introduce sila ng bad blood at repetition ito on a larger scale sa mga unang ano, banghayan ng mga nasyonalistang Ukraino at mga komunista, mga Bolsheviko. May background na ganyan eh. Yung love-hate, may parang love-hate sa pagitan ng mga Ukraino at saka Ruso. Pero ano yan, may mga magagandang pagsasama rin sila. Mamaya magpapalawig ako tungkol sa kasaysayan ng mga nasyonalista na burgis na nasyonalista ng Ukraino. Yun, salamat po. Nabanggit niyo na rin po, no, pero may katanungan pa dito kung mayroon po bang third force na sa Kiev na hindi pro-NATO, hindi pro-Russia, pero genuine na Ukrainian nationalists? Yung ganito, posible pang may mga komunista yan eh, sa tinagal-tagal ng ano, yung Union Soviet, no? Bali ko yan, hindi sinaklaro ang tanong ninyo. Pero yung third force, bali ang habol ng tanong ay kwan, may mga genuine Ukraine nationalist ba na posibleng third force sa Kiev, no? Yung sa kasaysayan ng relasyon ng ano mga Bolsheviko na nakabase sa Russia bago pa man nagkaroon ng Soviet Union yung merong Ukrainian bourgeois nationalist, ano? Alam niyo nang kwan pumutok na nakapang-agaw ng kapangyarihan ng mga Bolsheviko noong Oktubre 1917, sumunod ang civil war, no? Pagkatapos, may kampanya na ano, na i-take over, sipain yung Tatar power sa bandang Crimea. Kaya ano yan, papalit-palit na relas na ugnayan ng Ukrainian nationalist na armado rin, no, at Bolsheviko. Magkatalo sila. Pagkatapos mag-aliado sila para magsama sa pagsalakay sa mga Tatar, ha? Kasi ang Tatar naroon pa sa ano eh. Naroon pa sa Crimea eh. Pagkatapos, pero ano, may betrayal na ginagawa ng mga nasyonalista na Ukraine. Kaya ano yon, binigwasan. Sa katapusan, binigwasan ng mga Bolsheviko. Ayong mga bourgeois nationalist. Pero, ang resulta, mga Ukraino,
na bulsedi ko ng ibabaw. At yan ang silang pasimuno sa pagbubuo ng moderno ka-cooperate ng mga Rusong Bolshebiko na buo yung modernong Ukraina. At by 1922, isa na sa tatlong buod na pundador o pundador ng Union Soviet, 1922. Magmula noon, magandang relasyon ng mga Ruso at mga Ukraino na hindi Ruso Russia at Ukraina bilang mga socialist republic. Ukraina was a peasant country noong nag-umpisa Union Soviet, no? Konti industriya niyan, pero yan ang tinatawag na bread basket ng Europa. At pagkatapos naging bread basket ng Soviet Union, wheat ang main product niyan at marami silang sari-saring agricultural products. Ang mga Rusong inhinyero at manggagawa ang tumulong sa Ukraine sa pag-industrialize. Kaya naging significant majority sila sa maraming Ukrainian cities. Ayan. Ngayon, pagdating ng panahon ng World War I, dito sa Ukraine nakapagtayo ng maka-Nazi na gobyerno na pinamumuno ni bandera. At matinding lumaban yan. Nagkampanya laban sa mga Hudyo, pinaguhuli at kinonsentrasyon at may-ari sila. Sila yung nakasabwat ng Nazi Germany sa paglaban sa mga sa Soviet Union. Kaya meron yang tradisyon yung o kaya political descendants ng mga neo-Nazi magmula pa sa Nazi occupation, nananatili at yung baka may papel pa sila sa sa revisionismo at pagpapanumbalik ng kapitalismo. Pagkatapos by 2013 to 14 nagamit ng US at NATO itong bandera type na pasista. So yung iniisip mong kwan in terms of nationalist ng Philippines ng imperialist, posible meron, pero wala tayong yung makabayan ng Ukraino ng imperialista laban sa US at NATO at laban din sa Russian imperialism. So far wala akong nakita. Tinatanong ko nga yung kwan mga kasamang kwan Russian communist, no, na anti-revisionist. Wala pa silang sagot. Tinatanong, meron ba kayong katulad doon sa Ukraine? Kung may mga Rus, may People's Republics, no? Meron ba kaya doon? Baka yung People's Republics of Donetsk at Lugansk, baka mas malamang na mayroong ganong anti-imperialist na nationalist, no? Kailangan lang wala tayong personally I don't have much information kung may mga komunista ba diyan o kaya may mga nationalist ba na anti-imperialist para gustong humiwalay alaban sa US and NATO kalaban ng Kiev fascist. Kailangan para research.
Okay, maraming salamat po. Sa susunod na katanungan, masasabi po ba natin na more on regime change ang mission objective ni Putin at ng imperialistang Russia sa kanilang pagpasok sa Ukraine? Frankly speaking, parang ganun ang objective ni Putin. Pero hindi niya, yan, hindi niya explicitly sinasabi. Ang gusto lang ni Putin, palitan niya yung ano, yung ibagsak niya yung gobyerno, bahala na yung ano, yung mga Ukraino na pumili kung sinong kapalit ni Zelensky. Basta ang sinasabi ni Putin, kayong mga pasista na yun at dapat matumba kayo, ganun. Pero hindi niya sinasabi na papalitan ko kayo, no? Kundi ano yun, ang mag-fill the blank kung sino papalit kay Zelensky ay yung mismong mga Ukraino. Kasi, ayan, merong malaki pa rin yun, palagi ko, tansya ko, sa hinaba ng relasyon, magandang relasyon ng mga komunista dati, at yung mga, pati na ano eh, nang naibalik yung kapitalismo, may magandang relasyon yung itong mga Ukraino at saka Ruso at saka mga taga Belarus, yung tatlong yan nakapag-usap, no, at nakakapag cooperate until 2013 and 14 nasira yung ano, yung magandang relasyon ng ano, mga Ukraino at Ruso. Tansya ko, may mga ano, pwesa rin yan na ano, na makakapalit kay Zelensky. Sa mga eleksyon nga yung sa East and South, may tendensya na bumoto sa mga makarusya na kandidato. Ito naman sa ano, West and North, ayun, malakas ang mga Ukraino. Kaya yan ang baluarte naman. At saka yung 78% na Ukraino na hindi Russian. Ano yun? Base rin na ng kanyan na ni Zelensky. Pero baka may bahagi yan na ano, nagsawa na rin. Sasabihin pahamak. Pahamak si Zelensky. At inuto ng US at NATO. Ganun din, sa bandang ganun naman, panik ni Russia, umaasang US at NATO na masisiraan si, no? Masisiraan si Putin sa loob ng Russia. Ayan ang kalkulasyon eh. Dahil sa mga sanksyon, gasto sa gera, paghahari ng mga oligarko rin sa loob ng Russia, at pagsupil sa mga karapatan. Alam niya si Putin, parang hindi walang pinag-aralan sa Marxismo-Leninismo. Ano? Kung nabasa ninyo kanyang speech, alam niyo sa aking pagtalakay, parang ano ba, nakakiling sa Russia at yung mga Rusong inaapi sa loob ng Ukraine. Pero ano, may pagkatarantado rin yan. Mabiro mo, sabi niyo, oh, kaya nasira daw ang Soviet Union dahil kay Lenin, yung recognition of self-determination. Alam mo, abogado rin yan tulad ni Duterte, pero malayong mahina ulo. Galing ni Duterte, sa galing ni ano, Lenin sa law. Alam mo yung brilliant lawyer si ano, si Lenin. Ayaw ni, sabi niya, ang sinisisi niya hindi yung revisionism, itong Putin, kundi yung ano, sinisisi niya yung right to self-determination na ano, itinaguyod ni Lenin. Ay, simple lang sagot ng isang ano, Russian ano, Workers Communist Party. Gago ka Putin. Bagamat ano, kalaban din nila yung kwan, mga pasista ng Ukraine. Sabi, pero pinunay yung sabi ni Putin na ano, nagkawatak-watak ang Soviet Union dahil sa right to self-determination ng mga nationalities. Eh ano yan, kung there is a right to divorce, it is not mainly as an incentive,
to break up marriages, kundi you know, to make sure that the spouses have equal rights and the union and the marriage is voluntary, ganyan yan. So it doesn't mean that if a nationality has the right to self-determination, it is one surefire. It is a surefire result. Na kung yun, hihiwala yun. So ganun. Anyway, yung tanong, simpleng tanong eh. Kwan, eh. Objective pa ni Putin ay regime change. Oh, yung gusto niya pero hindi siyang maglalagay kung sinong kapalit ni Putin. Ano rin yan? At tiyak na may puwersang mamumili kung sino sinong kapalit ni Zelensky. Oh, si Zelensky mismo, kung clever siya. Kasi leader pa rin siya ng Ukraine sa pamagitan ng mga pag-uusta ng peace talks. Baga siya pa rin, no? So, di ba, isang possibility dati nung yung tinitira ng missile yung Ukraine, huhuliin si Zelensky para bitayin. But it depends on the situation. Kasi itong si Zelensky, kung yung ngayon, hindi nyo ba alam na si Zelensky, itong araw na ito, minumura niya yung NATO. Ha? Dahil yung tinanggihan yung kanyang demand na may yung no-fly zone, tinanggihan. Kaya minumura niya yung NATO. Kaya, baka si Zelensky, mapupuwersahan na nyo. Na siya mismo makaisip na makipag-compromise kay Putin. Sige. Komplikado kaya mahaba yung paliwanag. Yun, salamat po. Nakatanggap din po tayo ng katanungan mula sa ating mga kababayang migrante. Ano daw po yung pinakamainam at kagyat na aksyon at tindig ng mga Pilipino na nasa Ukraine at ng mga Pilipino na nasa Europa? Ganito, ito ay question ng bangayan ng mga imperialista. Kapag nagbangayan ng mga imperialista, yung magandang batayan ng international law para alamin kung anong tama sa konkretong kalagayan. Issue by issue, kaso for kaso, ang pag-analyze. Mga imperialist ang kapangyarihan pwedeng nagbabangayan o nagkukutsabahan laban sa mga ibang bansa o laban sa mga manggagawa at magsasaka. So, ganito, i-apply mo international law na yung may Minsk agreement na original one, no? Na nagtapos ng Cold War, na nagbabawal sa NATO expansion. Tapos may Minsk Agreement 2 na lumitaw sa kondisyon ng civil war between the people of predominantly the Russian people of Donbass region and the fascist government of Kiev na sinusulsulan ng US at NATO by 2014. Nag-Minsk Agreement, no? So, titignan mo yung agreement. Yan ang bata yan. Yung kwan ay maraming nadadala sa sa mismo siguro sa kaliwa ay kwan ay, mga hayop na Rusya yan, bunga ng revisionismo. In the most simplistic way, no? There's a long tradition of Russian expansionism. Lalo kung kasi ano naman yan eh. Ang kasaysayan ng Russia mga Ruso, kinakalaban nila yung mga nag-expand, nag-aggress sa kanila, magmula sa mga Mongol, Tatar, Persian Empire, hanggang Ottoman Empire.
ano naman eh, ang Russia naman sinasalakay eh. At sa in the process of fighting back, lumala. Naagaw nila yung ano, yung inagaw na lupa sa kanila. Kaya may larawan ng mga Russia na ano, mapag-expand, no? Mapagpalawak. Pero totoo, malaking bansa, number one yan sa ano, ilang dirbo, 11 time zones, pati Alaska, nasakop nila at abot-abot sa bandang ano sa ano yung Vladivostok. So may larawan ng China na ay ng Russia na sobrang laki at mga agaw ng lupa, pero ang sa katotohanan ano eh, nabawasan ng ano eh teritoryo ng dahil sa pagbagsak ng pag-collapse ng Soviet Union, may kung ding ano, bawas eh. Huh? Malaki pa rin ang Russia, pero ano, may bawas. Patapos nang hina. Kaya hindi makapalag sa NATO expansion na salungat sa Minsk Agreement 1. So, ganun. Ang ano eh, yung parang pinilit na ano eh, na maniyak yung Russia na maging secure dahil may kuan. Bagamat walang ano, walang aggression pa ng US at NATO, pero ano yon, sensitibo sa ano, sa ano yon, sa mga ano to, yung pagpaparami ng mga military bases sa border ganyan. At pagkatapos yung nagmumukhang tangang Russia na wala silang magawa bilang tulong sa mga kapwa nilang Ruso na Ukraino, ha? Sa Donbas at sa mga major cities na minamasaker. Bali, mapupuna si Putin eh, na ano, why after 8 years ang nagawa lang, cleaning back niya yung ano, ha? Yung Crimea, pero walang nagawa, ha? Na mabisang tulong sa mga People's Republic sa Donbas. From year to year, sinasalakay kahit na may ano, Minsk Agreement 2. Ganun. Napalayas ng mga pasista, 3 milyon na ano, Ukrainong Ruso, mga pinanganak sa ano, sa Ukraine at citizens ng Ukraine. Sige, baba palagi. Ay, yung mga Pilipino, siyempre, kwan, magbatay sa, kwan, ang tamang attitude sa kaso na ito, ano, matibay na pinagbabatayan yung ano, international law. At pag sa alang-alang sa tatlong levels of reality and law, huh? Law regarding the security of neighboring countries, the right of Ukraine as an independent state, at the right of nationalities to self-determination. Ayon, these are three different things, and according to Marxism, three different things are can be contradictory to each other, and in at peaceful times they are well balanced together. Alam. Kaya yung sa pamamagitan ng gera na pwedeng ilimita, ha? Kasi ano yan eh, kung umalawa yung gera ng Russia hanggang pananakop na, kunyan, baka mabubuhay uli yung slogan ni Lenin, peace, freedom, and peace, bread, and freedom. Kasi ano yan eh, magre-resulta ng mga masasamang konsekwensya sa loob mismo ng Russia. Kapag nagpakagunggong si ano, Putin, at ano ba, yung lumalampas siya. Pagkatapos, yung tatlong antas ng realidad at batas ng international law, yung ano yung nare-resolve yan? A new balance can be created through peace negotiations. Ganun. So, those, and then, yung basically, pag nag-uusap yung Ukraine at Russia,
baka ano sila, makakreate ng balance laban sa ano, laban sa yung mapuera yung impluensya ng US at NATO sa kasalukuyang Zelensky government. Okay, maraming salamat po. Ang susunod pong katanungan nanggaling po kay Mara Peralta ng Union ng Manggagawa sa Agrikultura. Sa military at diplomatic aspect, ano po ang tansya ninyong mangyayari sa loob ng ilang buwan? Ano ang maaaring mangyari kapag tumagal ang giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine? Eh, bagamat sinasabi ko na, no, bawat ang Russia pati Ukraine, ekwan, yung iniisip ko ano yung ano, palagay nilang tama, ha? Yung ano, yung kapag nagtatagal ang giyera, ekwan yun, ang napipinsalaan yung mga tao, no? Na magkabila. Kaya yung kung revolusyonaryong punto de vista, yung ano, yung bang kapag ang giyera ay tumakbo sa punto ng napipinsalaan na yung proletariado at mag at mga magsasaka at mga kwan na iba pang karaniwang tao, eh ano na yon, masisisi mo na yung ano, yung mga namumuno na burgis, ha? Masisisi mo na yung imperialistang Ruso at yung ano naman pasistang Ukraino. Yung ano ba, sa paghahambing ng mga loko-loko, ano yon, it so happens na yung malaki na kumakampi doon sa maliit na nakaparuso sa loob ng ano ng Ukraine at natatakot sa border threats, no? Eh siyang lumilitaw na tama. Pero kalimbawa, eh, di ba, kung mag-review tayo ng kasaysayan, yung ang mga Brusebiko, yung ano, sinadya nang nagpapasok ng mga kadre sa loob ng Tsarist Army. Kaya sa pag-involve ng Tsarist regime sa ano, sa World War One, ano yon, tiyak na magre-rebelde yung mismong hukbo at yung mga tao sa Russia. Dahil ano, maghihirap sila dahil sa gera ng imperialistang katangian. Pagkalabas, ang unang nakinabang sa ano yon, yung linya na dapat hindi maghirap ang mga taumbayan ng Russia, yung ano, burgis na gobyerno ni Kwan, Kerensky. Pero si Kerensky, gusto niya magpatuloy yung imperialist war, patay siya. Eh? Lagot siya sa mga Bolsheviko na ano, na naggumiit na kailangan peace, freedom, peace, bread, and freedom. Kasi peace, nangangamatay ang mga tao. Pati mga sundalo hindi masuotan at mapakain na mabuti. Kaya tapos, walang makain ang populasyon. Ganito yan. Alam ninyo, isang malungkot na pangyayari na ang internasyonal na burgesiya na pinagmumuno ng mga imperialista malakas pa, ha? Nasalungat nila at nakapag-exert ng influence sa mga bansang sosyalista para sumulpot ang revisionismo. At sa panloob na kalagayan ng mga estadong sosyalista, ano, merong mga problema sa pagpapanatili ng mga nagsasamantalang uri at yung ano, yung class struggle. Pag hindi mo naayos yung class, yung ganon, yung kasi ang burgesiya, sabi ni Lenin, kapag ano, natalo ang burgesiya sa isang bansa, 10,000 fold ang resistance niyan. May mga dating burges at pwede pang sumulpot ang mga bagong burges at sa labas ng estadong sosyalista, may international bourgeoisie, mga imperialista na magtatayo ng Radio Europe, ano, para impluensyahan yung mga tao sa Eurasia at Eastern Europe. Ibig sabihin, malakas pa yung bourgeoisie. So,
Yung mga sosyalistang bansa sa ano eh, 20th century na todas eh. Pagkatapos ano, Amerika naging sole superpower by the 1990s. Ngayon, paano babawi ang ano, ang sosyalismo? Ah, babawi ang sosyalismo dahil magbabangayan 'tong mga hayop na ano, mga hayop na imperialist ng kapangyarihan. At kailangan bantayan mo, may magbangayan man, magkutsabahan laban sa mamamayan, bantayan mga isyo. O kung minsan sila-sila sa kanilang kadalahilanan. Pero yung ano, yung gitgitan nila, diyan magbubunga yung mga kondisyon na favorable para sa mas mga anti-imperialist and democratic mass struggles na pwedeng tumuo uli sa ano, resurgence, muling pagsulong ng pandaigdigang revolusyong proletaryo sosyalista. Ganyan naman, may bago kong librong lalabas, ano? Imperialism in Turmoil, Socialism in Prospect. Yung socialism eh, ano pa eh? Out, ano pa lang yan? Pinoprospect pa lang. Pero what other prospect do you have kapag yung mga imperialista mismo eh, nagbabangayan? Yung ano eh, yung over and above the Russia, the Russian, Ukraine, sigalot, no? Ang kunya na eh, may labanan niya na eh. US and NATO against Russian imperialism. It just so happens that Russia is relatively in the right. Relatively mas mabuti ang posisyon relative to international law kaysa sa US and NATO. Yung US and NATO talagang ano, garapang na garapal. Kung kailan nalusaw ang Soviet Union at ang neto niya na Russia ay nang napakahina, alam niyo, tinodas din ang Yugoslavia, unang gera sa Europa matapos ng Cold War, pagkatapos tinira nilang ang Iraq. 1990s tinira na eh. After 9/11, lalong tinira ang Iraq. Pagkatapos yung mga kalaban ng US, NATO at Israeli Zionism. Ano yun? Kung may Soviet influence, may meron pang ano, labi ng influensya ng Soviet Union na mana ng Russia, tinitira hanggang sa Syria. Ayun lamang ang mga imperialistang kanluranin. Ano yan? Medyo nabubuking, hindi nila makompleto yung pagsira sa Syria dahil may naval base ng Soviet Union at mana ng Russia yung naval base sa Syria, kaya yung Syrian government at Russian government magkasundo para labanan yung ano, yung salakay ng ano, US at NATO. Ganyan. So sa environment na sa daigdig, nangingibaba pa mga imperialista, kailangan ano, mga revolusyonaryong proletaryo at tanagpawis, ano yun, kunin nila ang mga lilitaw na lilitaw. Kung magsisira ng mga imperialista, abangan ang mga paborabling kondisyon para sa pagsulong ng ano, bagong demokratikong revolusyon sosyalismo. Maraming salamat po. Ang susunod pong katanungan ay nagmula sa Tanggol Magsasaka, Timog Katagalugan. Posible raw po ba na magpadala ng medical team o militar sa Ukraine? May mga ganyang maraming ideya, no? Yung ano, may mga ano to, nunggahin na, bakit hindi maglagay ng ano, UN Peacekeeping Force o kaya OSCE ano, force sa ngayon,
ang Pilipinas pang magpadala, gobyerno o ano, NGO o ano, ang magpapadala, eh baka bago makarating dyan, nagkayusan ng Ukraine at ano, at Russia. Ngayon ano, ngayon si Zelensky frustrated na na magkaroon ng ano, ng NATO intervention o no fly zone. Eh baka mag-usap na yung dalawa. O kaya, ano yun, yung may, palagay ko ano eh, baka hindi lalampas ng ilang, lalampas sa isa o dalawang buwan eh. Nasa 10th day pa lang eh. Kaya, yung Red Cross pa siguro, pwede nga no. Ang Red Cross na dyan, nandiyan sa Ukraine. Pwede nga niyan, pwede may pang mag-volunteer na Pilipino. Pero ano yan, I don't think the Philippine government will send any medical team, lalo na military team, intervention na yan. Magulo na sa Ukraine, magpapadala ka pa ng military, military team. Eh, pati US and NATO, takot na, na magpadala ng tropa, Pilipinas pa. Ah, eh, si Duterte, hindi niya kayang NPA, kundi sa press release lang. Tinutodos niyang NPA, several times the size of the NPA, through fake, you know, through fake news about surrenders and ano, casualties. Eh, magpadala pa kayang Pilipinas ng military team. Naku, yung mga CCO na yan, eh, guan, mga mawala sa kalsada, mawala sa highway, kung saan-saan sila susuot. Ganun yan. Yun, maraming salamat po. Yung susunod naman pong katanungan, nagmula po kay Jean ng Union ng mga Manggagawa sa Agrikultura. Ano daw po yung panawagan natin sa Russia kaugnay ng gera sa Ukraine, considering na imperialistang bayan din siya? Ang magandang ano, positive yung panawagan, ano, itigil ang labanan, yung mag-usap, etsapwera ang US and NATO, at bumalik kayo sa dating magandang ano, magandang relasyon, you know? Yung gano'n eh, walang ano eh, yung napansin niyo yung gan, parang pinagalitan ni Putin yung kanyang chief intelligence officer. Sinadya yun, pinakita. Yung intelligence officer na sinabi niya, we should get Donbass to the Russian Federation. And sinin niya saan ni Putin na walang ganyan, parang walang ganyan. Kasi ano pa rin yan eh, part of the possible compromises to let, ano, to let Ukraine be as an independent country, lalo na independent from US and NATO. At palagay ko ano yon, yung for ano yun, centuries yan eh, yung Donbas region, yung mga Ruso dyan, so many generations yan na Ukrainian na. At saka nakita sa Minsk Agreement 2 na ano, acceptable na yung recognition of autonomy. Ganyan naman ano eh. Ganyan naman yung ano eh. The right to national self-determination. You can invoke it in order to secede up to secession, but you may agree to autonomy if ano, if the majority nationality doesn't oppress you anymore. Mahalang ganyan na. Hindi natin ano yan. There are possibilities paano mag-compromise yung dalawa. Pero ang Russia, kahit na nasa tamang lugar sa international law, sa ganitong sigalob, ano yan, imperialista pa rin yan. Ayaw na ayaw niya na ano. Yung karibal na US and NATO, ikuan, makukuha ang Ukraine para gamitin laban sa Russia. It's a fair, ano? It's a fair, even if ano, imperialistang may gusto nun, it's a fair demand, no? Kaysa po terrorist na ano, US na mula sa pagkalayo-layo, kung yun, gusto niyang ipilit anong gusto niya sa ano, pagitan ng Russia at Ukraine. Pati yung European Union, ano eh, asiwa sa gusto ng US. Pero yung Germany na pumapalag, primero pumapalag yan eh, tungkol sa Nord Stream, kasi mas murang ano dyan, oil supply dyan. Pero sa pilitan, kung saan bang yung
kailangan makipagsabayan ka kung sasalita lang. O kaya, ang Germany siguro may kalkulasyon. Kunwari, ayaw na rin yung Nord Stream 2. Pero pag nag-settle yung, ano, nagkalma na yung sigalot at nagkaroon ng bagong compromise, baka itutuloy pa rin. No? Pero ganito yan eh. Ang papansin mong Germany, anong unang nanawagan ng militar na tulong sa Ukraine, nangako ng magbigay ng 5,000 helmets. Noong nag-escalate ang labanan, ayon, nangako ng 2,700 Estrella. Estrella yung panlaglag ng aeroplano. Pagkatapos pagkatapos sumasabay na, huwag na yung Nord Stream, no? Hindi baling ano, hindi baling may kwan. Pero bago summit, itong Germany nagsabi na, no? Bago summit nung NATO, nagsabi na, no military intervention. Yun ang ano, malaking bagay yun. Na restraint, na restraint sa mga kapwa NATO members na huwag mag-escalate hanggang ano, mauwi sa World War III at nuclear war. No? Ganun. Kaya yan, as soon as possible, end, you know, end the conflict, and, ano, try to achieve peace by negotiation because, ano, umaabot na sa pinsala ng malaki sa mga civilian, no? Ang interest ng mga manggagawa at magsasaka ay nasasaktan na ng magkabila. May pananagutan ang Russia at Ukraine, na mga leader ng Russia at Ukraine, na kwan, yung huwag ano, pahabain ang gera hanggang ano, sobra-sobra na yung ano, pinsala at paghihirap ng masa. Okay, maraming salamat po, Prof. Joma. Nasagot na kanina yung tanong dito hingil sa likelihood ng World War III. So maaari na tayong tumungo sa susunod na katanungan. Ito po ay nanggaling sa mga kababayan nating chopper mula sa Piston. Posible raw po ba na kapag tumagal pa ang gera sa Ukraine ay magkakaroon ng shortage sa supply ng langis sa buong daigdig? Ah, bali, nasagot ko na ito ng yung kwantong ko sa shortage. Ay, kung magtagal yan, ano, yung idadahilan nila mga monopoly, yung mga oil monopolies ng US at mga Saudi Arabia, may dadahilan niya. But there will be actual shortage actually. It will take some time na ano eh. Yung kwan, yung mapalitan ng Russia yung kwan, yung tutunguhin ng ano, energy supply nila. Kumbaga, patay na yung North Stream 2 at yung ano ba, yung kinukuha ng kwan eh, yung malaking binibili ng mga NATO countries mula Russia eh. Kapag gano'n yun, na ibaba pa, eh talagang may shortage. At mangyayari yan kung magtagal ang gera. At magtatagal din yung ano, laying the entire pipeline system para i-recourse yung ano, i-recourse yung oil ng Russia, oil and gas ng Russia towards China at via Siberia. Yan ba ang tanong tungkol sa ano, oil, tungkol sa oil and gas? Opo. Okay, salamat po. Nandito na po tayo sa panghuling katanungan. Ang tanong po ay nanggaling sa Anakpawis, Cagayan Valley. Ano po ang bintahe at disbentahe ng Russian Communist Party sa nagaganap na gera sa pagitan ng Russia at Ukraine?
Muli po yung tanong ay ano po yung bentahe at disbentahe ng Russian Communist Party sa nagaganap na gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine? Alam niyo, may mga Russian party yung pinakamatino sa kanila. Yung gusto nila ano, may balik ang Union Soviet at talagang magiging tunay na ano, Marxista-Leninista. Ganyan. At galit sila kay Putin, no? Galit sila sa ano, sa buong kasaysayan ng revisionismo at pagpapabalik sa kapitalismo at saka yung ano, paghahari ng mga oligarko hanggang kay Putin. Kasi ano yan, yan si Putin, ano yan, bata ni Yeltsin at yung mga leader ng Union Soviet, mga bata ng mga oligarko. Alam niyo ganito yan eh. Ang revisionismo ganito, sisirain muna yung ideolohiya pagkatapos nagiging patakaran ng Estado yung mga makakapitalista na ano na na ideya nila. Pagkatapos yung korupsyon, papasok na. Sa panahon ni Khrushchev, yung ano, decentralization ng panawagan dahil sa ano daw, over-centralized, inefficient, maraming bagay na hindi natupag sa centralized planning at centralized operations. Kaya decentralization. Pagkatapos sinabayan niya ng capitalist principle na every collective, every factory, may sariling autonomy, may profit, cost and profit accounting. Yan na, disintegration of socialism na yan. Pagkatapos, yung ano, may kanya-kanyahan na, yung mga manager, may hire and fire power. Ayan, yung mga manggagawa, ano na, masyadong binabaliwala na, nagpapasya dahil may hire and fire power manager. Mamaya, magnanakaw na. Yung mga leader, mga manager at political leader magnanakaw na korupsyon ang susunod. Pagkatapos, pumasok si Brezhnev, nag-re-centralize para ano yun, may pondo para sa central na government. Ay, ito lukong Brezhnev, ginamit naman sa pagano sa mga abentura. Pumasok sa Afghanistan, linaglag ang dami ng plano, gumastong sa pagkalaki-laki, biro mo mag-occupy ka sa ano, ibang ano, bayan. Hihigupin ka ng ano, ng resistance na susuportahan pa ng mga ibang imperialista. Ganyan na todas ang Soviet Union. Nung akala nila na kapag naging kapitalista ng Russia, mayroon ng comradeship with ano, the other capitalist powers. Pero hindi yan nangyari. Hindi nila alam kasaysayan. Ang gumawa ng mga pinakamabagsik na gera, mga imperialista, walang konsensya yan. Walang social conscience yan. As a matter of fact, naging peligroso ang ano, nuclear weapons dahil yung mga magkakabangayan na imperialist ang kapangyarihan ay ano yun, yung moralidad ng burges. Anong moralidad ng ano, burges? Kung sinong may puwersa at sinong ano, matakaw, siya ang mangingibabaw. Kaya niyan, wala sa konsyensya ng mga sosyalista na isinaalang-alang mo lagi ang interes ng anak pawis. Yan ang ano, yan ang peligro. Ngayon ay kwan eh, ang daigdig ano eh, sinasaklod lang nyo eh, sabay-sabay na ano, crisis sa overproduction, dahil pinitpit yung kita ng mga nagpawis, walang makabili sa mga produksyon, pagkatapos may mga pamamaraan sa financial at sa high technology, na ano yun, over-accumulation of capital, yan, crisis ng kapitalismo yan. Pagkatapos, yung ano, may crisis din yan doon sa pag-produce ng mga kasangkapan sa gera. May biochemical, may nuclear, mayroon pang epidemic na pag-ano. Sinusuri pa kung itong COVID-19 eh, kung yung ano, may kinalaman sa inter-imperialist rivalry. Pero ano,
Kailangan ng pag-aaral yan dahil kung ano, magmula pa sa plagues ng Middle East, pati mayayaman ayaw nilang plague. No? Pati imperialismo Amerikano, ayaw yung epidemic dahil ano, yung virus o bacteria hindi namimili ng biktima. No? Pati mayaman, tinatamaan. No? Pero pagkatapos, yung krisis, ano, yung mahabang pag-abuso sa environment at hanggang ngayon yung labis na dependence sa ano yon yung fossil fuel 85% pa yan hanggang ngayon di ba pinag-aawayan ngayon yung ano agos ng oil and gas fossil fuel yan na nakakasira sa environment at saka yung plundering ng mga resources no nasisira. Yung environmental problem naging seryoso. Dahil ano, hindi na lang global warming nangyayari. Global heating na. Tingnan natin na malamig kayo hanggang ngayon. Pero abangan natin yung ano, dito sa Netherlands, abangan natin yung ano, summer magiging sobrang init. So, ang ganito, habang mga imperialista, hindi nila nalulutwas yung mga krisis at napapalubha pa, ano naman yung mga tao, mga manggagawa at magsasaka sa buong daigdig, may pagkakataon sila ano. Na, o kaya, hindi sa pagkakataon, yung bang mapipilitan silang lumaban, kita nila yung mga krisis, hindi nalulutas ang imperialista, pinapalubha, sila yung ano, sila yung nagdadanas ng kahirapan at kamatayan, ano yun? Lalaban sila. Kaya importante yung mga partido komunista na tamang landas para ano labanan itong ano itong nangingibabaw na labanan ng mga imperialistang kapangyarihan at kasabay ng labanan may kutsamahan sila laban sa ano, proletaryado at mga ibang anak pawis sa buong daigdig. Yan ba yan ba? Hindi nangyari. Ang gera naman takot mga imperialismo na sila yung tuwirang magbabakbakan tulad ng World War I o World War II. Ang proxy war, magaling sila sa ano yung one-sided na salakay ng imperialistang poder tulad na ginagawa ng US at NATO. Ayan, yung US pumatay ng 25 to 30 million people sa wars of aggression matapos ang World War II. Walang World War sa pagitan ng mga imperialist powers. Pero yung imperialist power, magmura Korea at Vietnam hanggang sa Middle East, ang pinatay ng mga Amerikano, 25 to 30 million people. Dito lang nagkaroon ng resistance, no? Mula sa kapwa nilang imperialistang Ruso. At saka ano, lumaban din si Saddam for a while and hanggang kay Kwan, hanggang kay ano sa Syria, si Assad. Pero dito, ito yung Kwan, dito na ipakita walang magawa ng US. Pagkatapos, bukod sa wars of aggression, yung proxy wars, aarmasan nila, kung ano aarmasan nila yung pan, yung puppet nila laban sa ibang ano, puwersa, sa iba't ibang bansa. O kaya, kung wala silang magamit na pan, primero gagamitin nila yung Al-Qaeda o hanggang Islamic State silang lilika, yung CIA ang lilika. Pagkatapos, nasa kanila na, natobasin yung Al-Qaeda. O Islamic State kapag ano, lumabis-labis naman sa terorismo. Ang mga linikha nilang teroristang puwersa. Ang kwan ang terorismo ng US imperialism, lampas na sa ano, terorismo ng ano, ng ni Hitler. Tumatapat na sa bilang ng biktima. At ano, patuloy pang pumapatay ang terorismo ng imperialismo. Sa paggamit ko ng terminong terorismo, sangayon yan sa Nuremberg Principle
kung saan ang judgment tinawag ang war of aggression ng Germany bilang ano worst form of terrorism. Pagkatapos yung mas maliit na terorismo, likha pa ng US yung terorismo ng ano ng tinawag nilang jihadismo ng Al-Qaeda at ano Al-Qaeda at Islamic State, likha ng US yan. Ano ba dahil ng Russian Communist Party? Eh yung once, tinukoy ko na mga tunay na revolutionist, tunay na Communist Party na gusto ano, itaguyod ulit yung tradisyon at programa ng mga Bolsheviko, mapanumbalik ang sosyalismo. Yan ang kwan. Pwedeng makinabang kung sakali mag-succeed. Halimbawa, dahil sa pagiging malabis, halimbawa magmalabis ang Union ang Russia sa paggastos sa gera, sa paggastos sa buhay at resources, rekurso ng Russia. Ano 'yun pag na pag yung kasalukuyang kapitalistang lipunan ng Russia magkaloko-loko. Ano 'yan? Pwedeng sumulpot ang mga puwersa ng sosyalismo. Pero ano yan, hindi ko sinasabing garantisado yan. Dahil yung imperialista, kapag yung imperialistang poder ay nasa krisis, baka bumaling sa ano, sa garapal na pasismo sa loob ng kanyang sariling bansa. Ay isang problema yan. Pero ano yan, palatandaan pa rin yun ng kwan. Pagkasira ng ano burgis, monopolyo burgis na sistema. Kaya ang makikinabang diyan sa kalaunan yung mga puwersa ng rebolusyon kung mayroong pursigidong Partido Komunista na tunay na ano lalaban sa monopolyo burgesiya. Yun, maraming salamat po Prof. Joma Sison. Sa mga kasama natin, kung may mga katanungan pa po tayo, pwede na po tayong mag-open ng ating microphone o ipadala sa chat box. Ayan, habang naghihintay po tayo ay pinapasalamatan din natin ang lahat ng mga organisasyon na ating nakasama ngayong gabi, no? Maraming salamat sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, Kilusang Mayo Uno, Anak Pawis, Piston, Migrante, Bien, Juvenes Anak Bayan, Amihan, Rua, Unyon ng mga Manggagawas Agrikultura, Saka at Nara Youth. At nakasama rin natin ang mga magsasaka mula sa iba't ibang rehiyon, mula sa Bicol, Cagayan Valley, Panay, Southern Tagalog at iba pang mga rehiyon. Sige po, kung wala naman na po tayong mga katanungan, sige, mukhang wala na po. Muli, nagpapasalamat tayo kay Prof. Joma Sison. Maraming salamat po sa isang malaman na talakayan. Maraming salamat sa lahat ng dumalo sa ating talakayang Anak Pawis at sana ay magkita-kita tayo sa mga susunod pang talakayang Anak Pawis. Ngayon pa lang, Prof. Joma, nagpapadala na kami ng invitation. Sa susunod naman sa Twitter Spaces naman po tayo. Medyo maraming mga dumadalo doon sa Twitter Spaces. So sana ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod na talakayang Anak Pawis. Muli po, maraming salamat. Magandang araw sa ating lahat. Salamat din sa lahat ng mga kasama at kaibigan sa buong KMP at sa lahat ng iba pang taga-pakinig.
mahinang nagkaroon tayo ng ganitong talakayan para mapataas ang antas ng ating impormasyon at kamalayan tungkol sa mahalagang isyu tulad ng sigalot sa Ukraine. At nakita natin kung ano yung mga pinakapertinenteng isyu sa pagitan ng mga involved sa sigalot, anong konsekwensya sa daigdig at anong konsekwensya sa Pilipinas. At sana ang pagpapaliwanag sa pamamagitan nating talakayan na yon, mapapahusay ang ating paninindigan at pagkilos. Maraming salamat po. Magandang hapon po dyan sa inyo at magandang gabi po sa lahat ng nandito sa Pilipinas. Muli po, mabuhay at magandang gabi sa ating lahat. Buhay. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Salamat po.